Tapusin natin yung kanyang yun. Yo, what's up? Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga idol, mga pops, no? As you can see, kung nakikita nyo sa harapan nyo, mga idol, no? Mayroon po tayo dito yung Suzuki Shimash. Same engine po siya ng Rider J, eh. Suzuki. So, ang sasakay ng motor na to, stock up. Gusto nyo may-ari, patakbuhin natin, paandarin natin, no? Okay lang kahit mga basag-basag na po yung cover niya. Importante daw ay mapandar natin to. Tinto may magamit siya. Kasi dito sa place namin mahirap po yung transportasyon. So kailangan niya ng sasakyan. And so papanganahin natin to. So syempre kung napansin nyo, flat yung gulong niya, vulcanized natin yan. Then yung sa front end flat din po yun. Then titingnan natin sa CDI if may kuryente to. Yung carburetor niya ay no, nakabalot. Titingnan natin kung bakit. Titingnan natin yung kuryente if okay sa CDI, sa regulator, sa ignition coil, sa may susi niya, doon sa may switch. Lilinisin natin yung carb niya. Tapos check natin din oil, yung oil. Ayan. So tara, umpisa na natin 'to mga idol, mga pops, para magamit na 'to na may-ari. Dahil nga sabi niya, pag umandar ngayon, gagamitin niya mamaya yung kanya motor. Ayan. So, ano pang hinihintay natin dito? Umpisa na natin to. Pasok agad natin yung intro. Smash Suzuki. Intro! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. You know, so ayun na nga, umpisa na natin to. So, check muna natin yung kuryente niya. No? Ang gawin natin yung cover na to. Ano lang pala yung sumasabit eh. Okay, sesya na kayo ha. Isang kamay lang gamit ko eh. Yun. Mamaya ilalapag ko po kayo para ma-focus. So, sa ngayon, yan, tatanggalin muna natin to. Ay, mega shoutout. Yan yung po yung may-ari. Hindi ako matrubay. Hey. Maraming training na sakit. Pagalitin. Oo. Kailangan pumalit ito nga sa akin. Na din eh. Abos ka da. Kaya nga ni Alan Shabby da. Oh, this thing na pamiling ito. Kay disposable na kasi ito dito nare-refer ko. Kung may da pa mga wear na nangungul po. Adi, mga kuhan, kaya nato nire-refer na ito niya dito. Hindi mo nato matitisting ulit kuryente kung hindi na ito mapalitan. Hindi pinamili ako nak-scrap para dito. Pag hindi dyan, may iskina. Oh. I-check pa natin kayo may damage. Nasabta na lang ito niyan. And so, dumating po yung may-ari, no? Okay. Yung CDI niya po, ito po yung CDI niya. May lamat na nga rin po dito sa gilid, oh. Yan, mega shoutout tayo sa may-ari and sila. Focus, ayun, oh. Ibili sila ng socket dito. Pinabili ko ng socket. So, yung makita natin kagad yung problema sa part na yan. Ngingat-ngat dito pa lang sa CDI, may problema niya. Ewan ko lang kung wala tong epekto sa loob eh. Kasi yung ano nyo, ngingat-ngat na po ng dagaw. Ito po yung ano, connection niya. Iko-connect natin yan mamaya. Then, dito po yung papunta na CDI niya. So, habang inaantay natin yung customer na bumili ng parts, ay ayusin muna natin yung kanyang carburetor, no? Tatanggalin muna natin dito. Ganda ng pagkakabalot.
Ayan. So, tatanggalin muna natin yan, no? Tapos na! Yan po, mga idol, no? Titester muna natin yung kanyang battery. Meron pa. Yung ganito na. So, yung test light natin. Yung kanyang ground, titik natin sa ground. Then, yung ground ng test light nasa ground na po. Ayan. So, hindi umiilaw. So, kailangan natin i-check to. Subukan muna natin i-charge. If kumarga pa. Yung kanyang battery. Kasi nga, battery operated yung Suzuki na yun. I-charge ko muna to. So ayan, so habang nasa charging to, dilinisin muna natin at yung ating mga paglalagyan. Kunin natin yung wire ng CDI. No? Yung wire na ito, ayusin natin. Yun, hanggang dito rin putol na. Yun. So diretso lang natin to rito. May check lang po ako. Gusto ko lang din po makasiguro eh, kung okay yung kanya. Sprocket engine. Yun. So ito po yung sensor ng kanya, primera, segunda, tercera. So ina-direct na lang po yan natin. So ngayon, dahil nga yung gusto na may-ari, ay mapa-under lang muna to. Puputulin na muna natin. Mamaya na natin ito i-wire. So, itatabi lang muna to natin. No? Mamaya na natin ito i-wire. Sensor to ng... Nabasin to. Sensor po ng primera, neutral, segunda, tercera. Ito po yung kanyang socket. Putol-putol na rin. Putulin na lang natin. Then, i-wire na lang natin to rito. No? So, sa gilid lang muna siya. Gugunin natin yung wire ng CDI. O, ito lang na may wire ng CDI, 5. Ayan. So, ito po yung sa ignition niya po. Then, itong 4-inch. Yung source, sabi ko kanina, yung source. Galing ko sa battery. Ayan. Tapos, then, ito naman yung sa pulse cell. Partner po sila. Itong dalawang to. Ay ko, tanggalin lang natin, ha? Masyado na kasing ano, marupok na yung mga wire niya. So, kunting ano na lang, napuputol na. Then yung itong, ano, itong black na may white, itong white ground. So ulitin ko, ito po ay ground. Then itong green, ito pong green na may white na guhit, tsaka itong blue na may yellow na guhit, ito po yung pulser, magpartner po sila. Then ito pong orange, ito po yung source, ito po yung galing battery na kuryente. Then ito po yung papunta sa ignition, yung white na may blue na guhit, papunta sa ignition coil. Ito yung ground. Ayan, so, antay na lang po natin yung socket na pinabili ng customer. Ayan, pag dumating po yun, i-install na natin yan para malaman natin, no, if may kuryente. Ayan. Okay. So, sa ngayon, yung titest muna natin if may kuryente itong source. Ayan, so, napansin nyo, ginanyan ko lang, ha. So, i-kickstart ko siya, tignan nyo po yung ilaw to. Naka-direct po, dinirect ko po muna yan sa ignition switch. Then, i-start ko siya if iilaw to. If umilaw to, meron na po tayong source ng kuryente sa ating CDI. No? Kasi ito po yung masusupply ng kuryente sa ating CDI. Ayan. So, panoorin nyo muna, i-start ko. Okay.
Ang napapansin nyo, umiilaw. So, ibig sabihin, okay yung ating regulator, no? Ngayon, dahil nga yung battery sira, yung magpapatakbo sa kanya, itong regulator lang muna, yung suporta ng kuryente. Then, request natin sa may-ari na bumili siya talaga ng battery kasi masisira yung kanyang charger o regulator o collector if hindi siya bumili ng battery. Ayan. So, antayin na lang natin yung may-ari para matest naman natin if yung CDI nga ba na ito, eh, may kuryente pa dahil nga sa damage na siya. So, malalaman natin yan mamaya. No? Ayaw ko lang po mag-direct-direct ng mga wire dito kasi iniwasan ko po magkaroon po ng short circuit. Baka dumikit po wire natin, masira po yung CDI, mas mapapagastos yung customer, no? So ayan, kaya pinabili ko muna siya ng sakit kasi nabusan na po ako ng sakit. So waiting na lang po tayo sa pagbalik niya. Okay? Naikabit ko na siya. Kung mapapansin nyo, hindi po ito yung original sakit. Kinabit-kabit ko lang po kasi wala pong mabiling ano, ganitong uri ng sakit yung customer natin. So may nahanap po ako doon, sakit po siya ng ano, Mio. Yung tinanggal ko sa Mio ko. And so iniba ko lang po yung ano, yung connection ng wire sa loob kasi magkaiba po, at saka yung color code magkaiba. And so kinunik-kunik ko lang po 'yan based po sa color coding at function niya kung saan siya nakapwesto sa CDI. Kaya panoorin niyo lang po diyan sa description box down below yung diagram, yung video na diagram na ginawa ko about CDI po na Denso na Suzuki Smash. Ayan. So, mga idol, mga paps, kung ano, konting ano lang ha, share lang ha. Yung Suzuki po na ito, ito pa po yung original na ano niya, na CDI. Ayan, came from Malaysia po ito. So, original parts pa po ito, mga idol, mga paps, ha? So, paano ko po nalaman na came from Malaysia to, gaya ng sabi ko kanina, kasi ayan, oh, may nakasulat. Focus, made in Malaysia. Diba? Sabi ko na sa inyo, eh. Kala nyo, ha? Basa-basa rin pag may time. Ayan, so, napakita ko doon sa kabila, sa may part na ignition doon, na may kuryente na siya, no? So, kinabit-kabit ko muna ginaganyan-ganyan kasi sinubukan ko muna yung CDI na ito. Kasi nga, dahil nga, ayan o, may damage. Nahulog siguro yung CDI na to dito sa may part ng ano, kadena. Tapos, hindi na malayan ng customer kaya nakaganyan. No? So, i-start muna natin, i-kickstart natin para malaman natin if may kuryenteng dumadaloy dun. So, pag meron, okay pa yung CDI na ito. Kung wala, magpapalit yung customer, no? So, actually, nakita ko na kanina kaya papakita ko rin sa inyo. No? Tara, panoorin natin. So, check muna natin yung ano, ginawa natin kung may kuryente na. Ay ko. Lakas. No? Kuryente ako kasi basa yung ano, wire niya. So, papaandarin muna natin. Kaya naglagay na ako ng gasolina, meron na. No? Nalinis ko na po yung carb. Kaya yung sabi ko kanina, lilinisan ko, narinis ko na. Ayan. Ayan, umandar na. So, maganda pa yung ano niya, hindi pa mausok. Ayusin nga wala siya rito. Ayusin natin, lagyan natin na. Ayan. Wala na yung exhaust gasket na rito. Lagyan na lang natin sa rin sa rin. Para yung hangin. Saka yung tubig. Tumasok. Lalagay tayo ng magalito. Lalagyan natin yung kanyang floor. So ayan, no, mga idol o pops, no, napansin nyo naman, no, napaandar natin yung motor na to. So ang gagawin na lang natin yan, i-vulcanize ko to. I-vulcanize ko, dalawa yung vulcanize natin. Then i-tape ko sa kabila, no, yung kinonek-konek lang muna natin, no. Then alpangan nyo po sa sunod natin video
magpapakita ko kung paano ko siya kinonek-konek sa kabila. At saka yung diagram ng CDI ng Smash na Suzuki. Gusto nyo ba yun? Ayan, para sa mga nabitin po dyan, yun ang gagawin natin, no? So, patayin ko muna. Ayan. Wow! Umusok-usok pa, eh, no? Ayan, mainit na yung kanyang tambucho. So, bangan nyo po, gaya na sabi ko kanina, bangan nyo sudot yung video. No, iti-tape natin siya. Sa ngayon po, bubulkanize ko lang po muna. Then, sa susunod nating video, makikita nyo, papatakboy natin ito sa kalsada. Then, aayusin natin doon yung tape sa kabila. Diba? Kasi kinonek-konek ko lang muna, diba? Nakita nyo. Success yung ginawa natin dito. No, so, iti-tape ko na lang siya na maayos. Kasi wala pa naman yung customer. Yung mga wire na may iksi, papahabain ko. No? Para mapatakbo ko muna to. Para malaman ko rin kung ano pa yung problema ng motor na to. And kung nabitin man po kayo sa video na ginawa ko ito, panoorin nyo po dyan sa description box down below yung color coding at wiring function. At saka diagram ng CDI po na Smash na Suzuki Smash Denso. Okay. Gaya nga nasabi ko kanina, came from Malaysia. Paano ko nalaman? Basa-basa rin yan. Made in Malaysia. Diba? Inulit pa ni Papa Chan. Okay na yung isa eh. Nakakatawa na. Inulit pa. Walay tuloy. Ako na lang natawa. Ayan. So hanggang sa sunod dati mga video, mga idol, mga pubs, no? Lagi nyo pong tatandaan. Oh, inulit sinaglagad na. Exactly. May multo. Gaya lang lagi ko sinasabi. Magtapos na tayo, no? Minumulto na tayo rito. Gaya lang yung sinasabi. God bless po. Thank you. Tapos na tayo dito. Ano pa? Idipishi. Yo.